Ma'am Catherine, napamedical legal na po ba kayo? Yes po, ma'am. Kailan po kayo napamedical legal, ma'am? Yesterday po. Yesterday. Kailan po? 2 days ago po. 2 days ago. At kailan pa po nangyari sa inyong incidenting ito, ma'am? 2 days ago din po. 2 days ago. Ikwento nyo nga sa amin, ma'am. Ano po ang ginawa sa inyo ng asawa o kinakasama po? Live-in partner po. Okay. Ano po ang ginawa sa inyo ng kinakasama nyo? Ano po, pumunta po kasi ako sa garahian po nila. Kasi jeepney driver po siya. Mm-hmm. Ngayon po, kasi ito po, pinalayas po kasi kami dun po sa inuupahan namin. Mm-hmm. Pinagtatapon po lahat ng gamit namin. Kasi 5 days delayed lang po kami. Mm-hmm. Na hindi nakabayad ng upa po. Grabe naman po yung inyong standard. Yes, 5 days lang. Mm, sige po. Tapos yun po, pinuntahan ko siya sa garahe. Mm-hmm. Pagpunta ko po doon, nakainom na po siya. Mm-hmm. And pinapauwi ko siya kasi para makahanap na po kami agad ng malilipatan po sana. Mm-hmm. And nagalit po siya kasi nabasa din po niya na pinadalhan na po ako ng pera nung ama nung una kong anak po. Mm-hmm. So ano pong ginawa niya? Sinuntok ba niya kayo? Ano pong specific po niyang ginawa? First po, nagtalo kami. Mm-hmm. Nagtalo. Tapos, yun na po, umabot na po sa nagkasakitan po. Mm-hmm. Nakikita po natin, mga kapatid, sa kaliwang mata po ni ma'am ay meron pa po siyang black eye. Bukod po sa black eye, ma'am, ano pa po ang nagawa niya sa inyo, ma'am? Ito po, dalawang bukol po ito. Mm-hmm. Inuntog ba niya kayo sa pader? Hindi po. Ano lang po. Suntok? Tapos sa likod ng tenga ko po. Ano pa pong ginawa sa inyo, ma'am? Sinipa ba kayo? Tinadyakan? Ano po? Wala po. Suntok lang. Suntok lang po talaga. At ilang buwang buntis po kayo ngayon, ma'am? 7 months po. 7 months. Wala naman pong nangyari sa inyong anak? Sa inyong sinapupunan? Ano po? Tatlong beses na rin po ako nadala sa ospital kasi sumasakit po yung bandang lower ano ko po. Mm-mm. Pero hindi naman po dahil sa pambubugbog o dahil po sa stress? Stress po. Sa stress po talaga. At sa kasalukuyan po, nasaan po ang inyong asawa? Sa Morong Rizal po. Sa Morong Rizal. Sa inyo, may tinutuluyan po ba kayong bago doon? Wala na po, ma'am. Ngayon po, sa barangay hall na lang po. Bigyan natin siya ng ng tissue. Parang... Ma'am, sorry. Ikaw ba yung nakasalubong ko kanina? Yes po. Ang dami niyang bitbit na anak, attorney. Ilan ang anak mo, ma'am? 5 po. Mag-6. Ilan doon ang nabanggit niyo kanina may una kayong asawa? Ilan ang sa unang asawa niya, ma'am? Ano? Bali, pangatlo po siya. Pangatlo? Yes po. Pero at least yung unang asawa ay nagbibigay po ng sustento, tama po? Yung sa... pang-apat at pang-5 po. Pero yung sa una, tsaka yung sa... Hindi na po natin alam yun doon sa isa. Hindi. Pero yung pangalawa, sumusuporta po. Okay, ma'am, ito po. Kapag sumong na po ba kayo sa barangay o kaya sa kapulisan natin sa nangyari po sa inyong insidente? Wala po, hindi. Good afternoon, Sergeant Bandoma. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon po. Ma'am, meron po kaming complainant dito at siya po ay 7 buwang buntis at siya po ay na-subject sa physical abuse ng kanyang asawa. Ano po ang maaaring gawing tulong ng ating WCPD sa Morong Rizal kay Ma'am Catherine Lepaceros? Ma'am, pag po nagpunta sila dito sa office namin, pwede po namin silang samahan magpa-medical. Mm-hmm. Tapos po ay, hindi ko pa po kasi siya talaga nakakausap. Gusto ko po muna sa ma-interview, ma'am. Opo. May mga kasama po kasing bata itong si Ma'am Catherine. May mga anak po siya at hindi rin po niya maiwan dahil siya po ay kasalukuyang nakatira lamang sa barangay hall. Maari po bang makatulong ang ating WCPD? Napuntahan na lamang po si Ma'am Catherine sa kanilang pansamantalang tinutuluyan dahil ayun na nga po, wala pong mapag-iiwanan din si Ma'am Catherine. Yes, ma'am. Pwede naman po. Malaman po kung saan po silang barangay hall, ma'am. Off-air na lang po, ma'am. I-coordinate na lang namin yun, Sergeant Elizabeth, para po sa inyo. At inform din namin kayo kung saan po sila maaaring puntahan. Ano? Pero ito pong asawa, ma'am, wala po ba itong record dyan sa BNP sa Morong? Itong si Dino Omega?
Wala pa naman po ako ng ano. Magtatanong din po ako naman sa barangay kung ano din po yung record nila. Okay, sige. At least na-inform na po ang ating kapulisan dyan sa Morong Rizal. At kami po ay umaasa, Master Sergeant Elizabeth, na makapaghain na po agad ng reklamo itong si Ma'am Catherine sa Violence Against Women and Children po, or sa inyong Women's Desk, ma'am. Yes, ma'am. Sige po, antayin ko na lang po siya dito, ma'am. Sige po. Good afternoon po, Ma'am Joanna. Good afternoon po. Yes, ma'am. Nandito po sa ating studio ang isa po nating kapwa Rizalenyo, taga Rizal din kasi ako, no? So, si Ma'am Catherine po ay biktima po ng domestic violence at siya po ay humihingi ng tulong na makasuhan at mabigyang hustisya po ang kanyang naranasan dito sa kanyang asawang si Dino Omega. Ano po ang maiaabot na tulong or nais or maaaring maipaabot na tulong ng ating MSWDO po sa Morong? Unang-una po, paalamin ko po kung ano yung mga basic information niya, taga saan po talaga sila, para rin po ma-assess namin ng maayos yung kanyang situation bago po namin mabigyan ng intervention. Mm-hmm. Tsaka po, kung nabanggit po kanina na parang nangungupahan lang sila, mm-hmm, given that malamang maghihiwalay po iyan, ang mga bata po ang concern din natin. Mm-hmm. Titingnan din po natin sino sa family or relatives niya ang makakatulong sa kanila dahil may mga anak po siya. So baka possible na i-reintegrate natin yan kung sa ang site po ano ng family. Mm-hmm. Sila po ay... Kailangan po kasi ma-interview po sila para ma-assess po yung situation nila at malaman kung anong further na assistance na kayang ibigay, mm-hmm, aside sa legal assistance na ibibigay din po ng PNP. Yes po, Ma'am Joanna. Actually, ma'am, kagaya po nung nabanggit namin kay Master Sergeant Elizabeth kanina, sa kasalukuyan po ay hindi po maaaring iwanan ni Ma'am Catherine ang kanyang mga anak dahil sila po ay temporarily nakatira lamang sa kanilang barangay. Maari po ba na ang ating MSWDO po ng Morong ay dumalaw at tignan po ang kinalalagyan po nila Ma'am Catherine para po ma-inspeksyon or malaman niyo po based sa inyong assessment kung ano po ang inyong maaaring maitulong? Opo, iko-coordinate ko po sa ating VAUSI, mm-hmm, officer ng barangay kung ano po ang kalalagayan ng ating kliyente. Okay. Ano po? Ma'am Joanna, last na siguro. If ever po na wala po talagang matirhan si Ma'am Catherine dahil nabanggit po niya kanina na wala po silang matutuluyan, meron po bang shelter sa Morong na maaari po nilang pansamantalang tuluyan? Wala pong facility ang Morong, pero meron naman pong mga ibang residential facility na pwede natin mapag-referan sa kanya. Mm-hmm. Meron po, hahanapan natin yung pasok din po yung kanilang situation considering na siya po ay buntis and meron din pong mga anak pang iba. Sige po. Ganun na lamang po ang gawin natin, Ma'am Joanna. No, pasasamahan po namin si Ma'am Catherine sa kanilang barangay at we are expecting na sana po within the week, bukas or sa Tuesday po siguro, ay mapuntahan po sila agad sa barangay San Juan upang ma-assess na po ng ating MSWDO ang maaari niyo pong maibigay na tulong sa kanila. Maraming salamat po, Ma'am Joanna Maulin Santiago ng MSWDO Morong Rizal. Maraming salamat po. Sige po. Ma'am, kausapin namin kayo sa kabilang studio ha para po doon sa tulong. Mm-hmm.